Matagumpay na isinagawa ng Persons with Disability Affairs Office Nueva Ecija sa tulong ng pamahal ang panlalawigan ang kauna-unahang Livelihood for Wine and Vinegar Training pagkatapos ng ipinatupad na community quarantine sanhi ng COVID-19 pandemic. Sa pangangasiwa at pakikipag-ugnayan ng PDAW Nueva Ecija Head na si Ginoong Ariel Santa Ana at PWD Nueva Ecija President Ginoong Arnel Viñas, mahigit 50 PWD members mula sa mga bayan ng San Antonio, Quiapo, Laur, Rizal, Santa Rosa, General Natividad, Quezon, Santo Domingo, Muñoz, Gimba, Cabiao, Nampekwan, Pantabangan, Likab, General Tino, Palayan, San Jose City at San Isidro ang nagkaroon ng tsansa at oportunidad na matuto sa patok ngayong sukat alak business. Nabatid ng mga dumalo mula sa panauhing tagapagsalita na tubong Palayan City, isang farmer technician at agripreneur na si Ginoong Ernesto Perlas na lahat ng prutas na matamis ay pwedeng-pwedeng maging alak at lahat ng maasim na prutas ay swak na swak namang maging suka. Kung lahat po ng matamis na prutas, pwede pong gawin wine. At yun pong matamis o maasim po naman, pwede ko rin suka. Kailangan lang po magka-breakdown ang proseso. Ang suka po ay aerobic. Ibig sabihin, may oxygen, may carbon dioxide. Ang wine po, pinaghihiwalay natin yung carbon dioxide sa oxygen para po hindi siya umasim. Kasi po, pag naghalo din yun, magiging suka yun. Ang pagninegosyo nito ay madali lamang at hindi kailangan ng malaking puhunan. Dahil kahit isang prutas lang ay pwede nang makagawa ng parehong suka at alak. Gaya na lamang ng saging na saba, maaaring gawing alak ang laman nito, habang pwede namang gawing suka ang naiwang balat nito. Ibinahagi ni Tatay Gil Silver Cariaga na isang PWD member ang kahalagahan at natutunan sa livelihood training. Kapag natutunan namin itong mga livelihood nito, malaking ginhawa ito kasi konti lang yung raw materials na kailangan, konting oras lang, makakagawa ka na ng suka, makakagawa ka na ng mga product mo na dapat na ikabubuhay sa araw-araw na ginagamit sa kusina pala ito. Gayun din yung wine, pwede rin itong maibenta at itong suka maibenta. Malaking bagay itong livelihood nito na ibibigay para matutunan ng bawat mga may taong may kapansanan. Nagpapasalamat naman sina Ginoong Santa Ana at Viñas sa suporta na natatamo ng kanilang organisasyon sa Kapitolyo sa pamumuno ni na Governor Aurelio and Vice Governor Anthony Umali para tulungan ang mga PWD members. Dito po sa atin sa lalawigan ng Nueva Ecija, nagpapasalamat po kami sa ating mahal na punong lalawigan, sa ating Vice Governador ng lalawigan, si Governor Aurelio Matias Umali, Vice Governor Doc Anthony Umali, gayon din yung ating mahal na ginang ng lalawigan, si Ma'am Cherry Umali, dahil napaka-rubdob ng kanilang pagnanais na tulungan yung sektor ng mga may kapansanan dito sa ating lalawigan. Talagang hindi sila tumitigil ng paghanap ng mga kaparaanan kung paano matutulungan yung ating mga kapatid na may kapansanan. Opo, taon-taon po marami pong programa at saka mga ibinibigay na mga livelihood programs at mga assistive devices ang ating gobyerno, ating provincial government. Sa pangunguna po ng ating governor na si Governor Oye Umali, ganun din po si Vice Governor Doc Anthony Umali at maging ang kanyang misis na may bahay na si Ma'am Cherry Umali. Taon-taon po nakakaroon po tayo ng assessment ng mga assistive devices para po sa mga kapatid natin ng PWDs na nangangailangan ng mga artificial leg, wheelchairs, crutches at maging yung mga hearing aids lalong-lalo na sa mga bata na may problema sa kanilang mga pandinig ay natutulungan po ng ating provincial government. Maliban pa sa iba't ibang trainings, marami pang ibang mga programa ang inihahain ang PDAW Nueva Ecija, katuwang ang pamahal ang panlalawigan na tututok at tutugon sa mga pangangailangan ng mga PWD.
Ako po ang inyong kaibigan, Clarissa D. Guzman, para sa Balitang Unang Sigaw.